Samubuang pagkabalisa, plain at simple. Bagaman hindi ito isang bagay na makitungo ako sa pang-araw-araw, may mga araw na sa tingin ko sobrang nabibigla at hindi sigurado kung paano ko tugunan ang aking pagkabalisa o harapin ang mga nakababahalang sitwasyon. Natutuwa akong nagiging paksa ito ng pag-uusap ng higit pa at higit pa bawat taon. Sa ilaw ng Bell Let's Talk sa Miyerkules 31 ng Enero, nais kong ibahagi ang ilang mga bagay na ginagawa ko upang labanan at pamahalaan ang aking pagkabalisa. Working out. Ang pagpunta sa gym at working out ay marahil ang taktika na higit na makakatulong sa akin. Kailanman ako nagpaparamdam sobrang pagkabalisa o labis na labis tungkol sa aking araw, pagpunta sa gym, paglalagay ng aking mga headphone at pagtuon lamang sa aking pag-eehersisyo, talagang tumutulong sa akin na muling pagtuunan ng pansin at bumalik sa kung ano ang kailangan kong harapin sa isang kalmadong paraan. Oras o dalawa ako sa gym, maaari akong pag-eehersisyo, kawalan ng pag-asa, at makapunta sa aking zone. At kapag natapos na ang pag-eehersisyo ko, maaari akong muling tumuon ang aking isip at lakas na may isang mas positibong pag-iisip at makabuo ng isang mas mahusay na solusyon sa kung ano man ang kinakaharap ko para sa akin. Nahanap ko na ito ang pinakamahusay na paraan upang mag-depress at maganap. Planning. Alam ang iyong sarili ay mahalaga. At para sa akin, kailangan ko ng schedule. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng ideya kung ano ang ginagawa ko at ano ang kailangang gawin. Natagpuan ko na mas kalmado ako at mas gumagana ng mas mahusay kapag ang aking araw o linggo ay naiplano na. Kapag alam ko kung saan ako dapat pumunta, sa aling oras at kung ano ang kailangan kong gawin. Ang paglalaan ng oras upang planuhin ang aking linggo o ayusin kung ano ang gagawin ko sa isang araw, talagang makakatulong sa akin na mas mababa ang stress. Natagpuan ko, kung wala akong direksyon o plano sa araw ko, sobrang nasobrahan ako at hindi sigurado kung ano ang dapat kong masakop muna. Kamakailan ay binili ko ang aking sarili ng isang pang-araw-araw na taga-plano at nahanap ko kahit na sinusulat lamang ang lahat at nakikita ang aking araw sa papel ay talagang nakatulong sa akin na maging mas madali at hindi stress tungkol sa pagkawala ng anumang bagay sa aking listahan ng dapat gawin. Music. Sa nang sandali sa sandaling pakiramdam ko ang pinakabalisa isang bagay na dapat kong gawin, na 100% kalmado down ako, ay makinig ng musika. Maaaring ito ang isa sa mga pinakakaraniwang pamamaraan na ginagamit ng maraming tao. Sa isang pag-aaral na ginawa noong 2013, natagpuan ng mga mananaliksik na ang musika ay mas epektibo kaysa sa mga inireseptang gamot sa pagbawas ng pagkabalisa bago ang operasyon. Sa isang katulad na pag-aaral, natagpuan din ng mga mananaliksik ang musika na nagpapalakas ng immune system at binawasan ang antas ng ang stress hormone cortisol. Sinabi ng psychologist na si Daniel J. Levity ng pag-aaral na ito ang isang dahilan kung bakit nauugnay ang musika sa pagpapahinga. Kapag nakadarama ako ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa, pumili ako ng isang paboritong kanta na may kahulugan sa akin. Hindi naman upbeat o sikat, ngunit isang kanta na isa sa aking paborito, na maaari kong pakinggan at ibagay ang out. Tatlo sa mga kanta na makakatulong sa akin ay Masasamang Laro, ng Ikalinggo, Ikaw at Ako, ni Flume, Huwag Pumunta, feat. Josh Camra, ni Rech 32. Deep Breathing. Sigurado akong narinig mo muna ang isang ito at naisip na oo, hindi ba halata? At naririnig kita ito ay... Ngunit simpleng paglalaan ng isang sandali upang manghinga lang, talagang makakatulong. Ipinapakita ng istatistika na ang malalim na paghinga ay makakatulong hindi lamang makapagpabagal at magpakalma sa iyo, kundi pati na rin, mas mabagal ang pintig ng iyong puso at nagpapahinga ang iyong mga kalamnan. Tuldok, bumababa ang iyong presyon ng dugo. Tuldok. Ang iyong mga antas ng nitric oxide ay nadagdagan sa pamamagitan lamang ng paglalaan ng isang sandali sa maghinga lang, itinutuon mo na rin ang iyong enerhiya at pinapasyahan ang iyong sarili. Ito ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng higit na kontrol sa iyong mga saloobin at ang iyong sarili. Talking with friends.
Kapag nasa isang sitwasyon ako kung saan pakiramdam ko na bigla at hindi sigurado kung paano pumunta tungkol sa paglutas ng isang nakababahalang isyu, ang isa sa mga bagay na ginagawa ko na talagang makakatulong sa akin na hindi maunahan ang aking mga saloobin ay pakikipag-usap lamang sa isang tao tungkol sa kung ano ako, em pakiramdam. Sa pangkalahatan ay pipili ako ng isang kaibigan na alam kung magbibigay sa akin ng matapat na payo sa sitwasyong kinakaharap ko. Magte-text o tatawag ako sa kanila, o kung minsan ay nakikipagtagpo sa kanila ng personal, upang makuha ko ang lahat ng emosyon at pagkabalisa na naiisip ko at matutulungan nila akong mag-isip ng isang solusyon sa problema. Ang pagkakaroon ng ilang malapit na kaibigan sa paligid mo ay palaging sobrang mahalaga. Hindi mo dapat maramdaman na kailangan mong dumaan sa isang bagay na nag-iisa. Ang pagkakaroon ng isang malapit na pangkat ng mga kaibigan o miyembro ng pamilya na pinagkakatiwalaan mo ay makakatulong sa iyo sa anumang kakaharapin mo. Iyon lamang ang ilan sa mga bagay na ginagawa ko upang matulungan ang aking sarili tuwing nakaka-stress o nag-aalala ako. Malinaw na, hindi ito ang lunas sa lahat ng mga problema. Maniwala ka sa akin, sana sila na. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo sa tuwing nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa ay: 1. Kilalanin kung ano ang iyong nararamdaman. 2. Bakit maaaring ganito ang pakiramdam mo at 3. Pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa nararamdaman mo.